Basta-basta niyo lang po kami paalisin dito, na parang ayo. 30 years namin binantayan itong lupain ni Sir Roelio. Ay, ayos. Kapagluto na ako. O nga pala, pinagbentahan ni Randy ng Kalakal, saka magagamit niya yun para pagpunta niya ng Maynila. Tagal naman ni Randy, apon na. Wala pa rin siya. Tay, nandito na po ako. Oh, nak, bakit hinabot ka ng maghapon? Eh, Tay, kaya akong hinapon. Kasi maraming nagbibenta ng Kalakal. Pero, Tay, medyo malaki din yung kinita ko. Ito nga, Tay, oh. O, Tay, hati tayo. Huwag na, nak. Itabi mo na lang yan para sa pag-aaral mo. Para pagluhat mo sa Maynila, may panggastos ka. Saka nga pala, babayaran naman tayo dito sa pagbabantay natin sa lupa. Pag binayaran tayo, dadagdagan ko pa yung pera mong yan para may panggastos siya sa Maynila. Eh, Tay, sigurado na ba yan? Kasi 30 years na tayo dito nagbabantay, pero ngayon, na-delay yung sahod natin, 6 na buwan. Oo naman, Nak. Sigurado yun, Nak. Makakasahod na tayo yun. Malaki-laki na yun. Kasi sabi ng katiwala ni Sher, na si Lando, na makakasahod na raw tayo. Kaya yung pera mong yan, Nak, madadagdagan pa natin yan para sa pag-aaral mo. Sana nga, Tay. Kasi gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral para matupad ko yung pangarap ko at mabigyan ko kayo ng magandang buhay, Tay. Tama yan, Nak. Pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo. Tsaka para matupad mo yung pangarap mo, hindi naman para sa akin yan, para sa iyo rin yan. Opo, Tay. Makakaasa po kayo. Tutuparin ko po yung mga pangarap ko. Tara na, Nak. Kumain na nga tayo bago tayo magkadramahan dito. Sige po, Tay. Nagugutom na rin ako eh. Bilis-bilis naman dyan at kakain na rin tayo. Opo, Tay. Patapos na rin po ako. Tay, nandiyan na pala si Sir Lando. Magandang gabi po. Kayo pala. Upo muna kayo, Sir Lando. Sir Lando, dalan niyo na po ba yung pasasahod sa amin ni Boss Troelio? Sahod? Huwag na kayong umasa. Ito nga ang pinunta ko dito para sabihin sa inyo eh. 2 linggo na kayo sa bahay na yan. Pinapalis na kayo ni Boss. Sir Lando, di ko kayo maintindihan ah. Nagbibiro yata ako kayo ah. Nagbibiro, Agustin? Hindi ako nagbibiro. At wala na kayo sasorin. At ang sabi ni Boss, pinapalayas na kayo dyan sa bahay na yan. O sige, Agustin, paano? Alis na ako. Teka lang, Sir Lando. Bakit naman mo ganun? Bigyan niyo naman mo kami ng konting konsiderasyon. 30 years mo kami nagbantay rito sa lugar na ito. Basta-basta niyo naman mo kami paalisin dito na parang ayop. 30 years namin binantayan itong lupay ni Sir Roelio. Oo nga naman, Sir Lando. Baka pwede namin makausap si Sir. Tsaka, saan kami pupunta niyan? Saan kami pupulutin? Wala na nga kami sahod, papalayasin niyo pa kami. Naku, si Boss, kakausapin niyo. Hindi niyo makakausap yun. Kasi kaya nga pinapunta dito, papagsabihan kayo na 2 linggo na kayo dyan. Sahod? Hindi na kayo makakulang sahod. 30 years na kayo natin dyan, nag-aarap kayong sahod. O sige, alis na ako. Dyan na kayo. Tay, paano yan? Wala na tayong bahay. Wala pa tayong pera. Saan na tayo pupunta niyan? Nak, wala na tayong magagawa. Yun ang utos ni Sir. Kaya mo, Nak, malalakpasan din naman natin to. May awang Diyos sa atin. Sana nga, Tay, malagpasan natin. Kasi ang hirap nang walang bahay, Tay. Tay, nakakalungkot naman. Halos dito na ako lumaki sa bahay na to. Nung nabubuhay pa si nanay, ang saya-saya natin. Tapos sa isang iglap lang, mawawala na tayo dito sa bahay na to. Kaya marami din tayong alaala sa bahay na to. Oo, Nak. Sobrang dami nating alaala sa bahay na to. Pero alam mo, Nak, wala tayong magagawa. Kasi sila may aring bahay na ito. Pero kahit paano pa man, anak, huwag tayong magtatanong ng galit sa kanila. Kasi, anak, alam natin sa sarili natin na wala tayong ginawang masama sa kanila. Kahit na umalis tayo dito sa bahay na ito, huwag na huwag tayong magtatanim ng galit sa kanila. Tama kayo, Tay. Kahit pinalis na tayo sa bahay na ito at hindi tayo pinasahod, napakabait niyo pa rin at hindi kayo nagalit sa kanila. Pero, Tay, huwag po kayo mag-alala. Magtatapos po ako ng pag-aaral at tutuparin ko po yung mga pangarap ko. Sige na po, Tay. Alis na po tayo. Tara na, Nak. Magkaya ako pa tayong dalawa dito. Sir, kayo pala, Sir. Kagaya po nung kagustuhan nyo, ito po, alis na po kami. Maraming salamat po.
Tama po si tatay. Maraming salamat po sa pagpapatira niyo po sa amin, sa bahay ninyo. Tara na tay, alis na tayo. Tara na sir, salamat po. Alis tuloy na po kami. Op, teka lang. Kaya nga ako nagmamadali para maabutan ko kayo at para makausap po kayo. Ryan, ikaw na nga magpaliwanag sa kanila. Opo, nagusting ganito kasi yan. Nabukunan ni sir, si Lando. Lahat ng kalokohan ng pinaggagawa niya at yung sahod na para sa inyo, dapat niyang ibigay, hindi na ibigay sa inyo. Kaya kami nagpunta ni sir dito. At sa sabi ni sir, hindi kayo pinapalis dyan. Walang katotohanan yung sinabi ni Lando. Op, Ryan, ako na. Kaya, Agustin, si Lando, pinaalis ko na at pinakulong ko pa. Kasi marami na siyang binaldas na pera sa akin. At kaya yung mga pinagsasabi nila sa inyo, pawang walang katotohanan yun. Kaya, yung sahod na hindi na ibigay sa inyo, ibibigay ko pa rin. Kaya huwag na kayo umalis sa bahay na to at sa lupain na to para kayo pa rin magbabantay. Sir, totoo po ba yan, sir? Nakita mo, Randy, napakabait talaga ng Diyos. Hindi pa rin tayo pinababayaan kasi alam ng Diyos, wala tayong ginagawa masama. Sir, maraming salamat po. Tay, napakabait talaga ng Panginoon Diyos, ano? Hindi tayo pinapabayaan. Saka si sir, may mabuting puso pala siya. Napakabait. Sir, maraming salamat po. Oo, mabait ako kasi mabait rin kayo. Sinusuklihan ko lang ang kabaitan nyo. At simula ngayon, wala na magpapaalis sa inyo sa bahay na yan dahil ibibigay ko na sa inyo yan. At Randy, ikaw, huwag ka na mamroblema sa pag-aaral mo dahil pag-aaralin na kita. Talaga po, sir. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po. Tay, napakabait talaga ni sir. Oo, napakabait talaga. Sa kampangan ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan. Oo.